Nilagdaanan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabpina para sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na hindi na naman sumipot sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga aligasyong kinakaharap niya. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality hinggil sa mga aligasyong pang-aabuso laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, idinitali rin sa pagdinig kanina ang issue ng mga hindi umano pinapasweldo mga empleyado ng media network na inuugnay sa grupo ng pastor. Ito'y kahit pilit na tinanggi ng mga abogado ni Kibuloy sa pagdinig ng Kamara na wala siyang direktang kinalaman sa media network. Sa seminary po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya. Lahat yan experience. Tinuturuan lang. Wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wow, wala rin sahod po dyan. Actually, Madam Chair, illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyon na nararapat ayon sa batas. Humarap naman ang isang nagpakilalang full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ at kinontra ang ilang aligasyon. I beg to disagree with that, Madam Chair, as full-time miracle worker, because, Madam Chair, that is not really the amount. Again, it is upon Magkano his po? Burden of proof. For example, it depends, Madam Chair, like for example, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends every week upon po the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. We are serving because this is voluntary. This is being a missionary. So this is not actually employment. Ano pong ibig sabihin nung sinabi kanina ni Elias Rena? It depends on the mood. That is not true, Madam Chair. It is his burden to prove that that is really the so-called salary. Pinabulaanan din ng full-time worker ng KOJC ang mga aligasyong pinagpapalimos sila na una na ring ipinukol sa grupo. That is so not true, Madam Chair. Mga ordinaryong miyembro lamang ang pinapalimos. No, Madam Chair. In fact, all of the full-time miracle workers are not doing that. Sa simula naman ng pagdinig, isang testigo rin ang nagbanggit sa pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Wala pang pahayag si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa pinakawalang alegasyon ng testigo. Sa ngayon, opisyal lang hinaingan ng sabina si Kibuloy na nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Namimisteryoso ko talaga ako kanina doon sa sinabing glorified si Kibuloy. Napapaisip tuloy ako ang glorified kaya pwede pang isabina. Kailangan namin i-check sa rules ng Senate. Gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Ayon naman sa Bureau of Immigration, narito pa rin sa bansa si Pastor Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.